Magandang araw po sa ating lahat. Sa bawat isa na nakikinig, na nanonood, ay patuloy po nating pasalamatan ng ating Panginoon sa pagkakataong ito. Siguro po, ang iba sa atin or karamihan sa atin narinig na yung kanta kanina. Ang title po nun ay Safe. Ang kanta pong iyon ay very significant din po sa buhay ko bilang isang mananampalataya, bilang lingkod ni Lord. Dahil nung panahon po na nag-struggle ako, ayan yung kanta na talagang tumatak sa puso ko. Ayan yung kanta na ginamit ni Lord na nangusap sa akin to continue. Diba po? Ang ganda kasi yung lyrics ng kanta. Dahil sa lyrics ng kanta po, narinig nyo na never naging malayo si Lord. Never niya tayong iniwan. Palagi siyang nandyan sa atin. Siya yung fortress natin. Siya yung safe na lugar para sa atin. Siya yung pinaka Diyos na nag-iingat ang ating mga buhay and all. At yun po yung naging kanta na talagang tumatak sa aking puso that time. Ano po ako nun? Fifth year college sa Harris. Nag-aaral po ako bilang isang deaconess. And talaga pong nausap si Lord through that song. At gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po yung nangyari ng mga panahon na yon, paano po nakabangon, paano nakabawi through the grace of the Lord. And gusto ko pong basahin sa inyo yung verse from Exodus chapter 14, verse 14. Ganito po ang sinasabi, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Ulitin ko po, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Alam niyo po, 'di ba, ngayon very talamak na ay wala. Yung kataga na ay wala na, may nanalo na, 'di ba? "The Lord will fight for you." Pag si Lord ng lumaban para sa iyo, wala na. Tapos na yung laban. Meron nang nanalo, 'di ba? Panalo na si Lord. We all know na kapag yung Lord yung nakipaglaban o yung Lord yung lumaban sa mga battles ng ating mga buhay po, ay talagang mananalo siya. Wala na, tapos na yung laban. Panalo na, ay, suko na. Alam niyo po yun? Suko na yung kalaban kasi si Lord pala yung kalaban eh. Di ba po? Noong mga panahon po, yung kinukwento ko kanina, yung mga panahon na ako nag-aaral, meron po kasi akong childhood experience na hindi talaga kagandahan, hindi talaga maganda. Nung college ako, dun dumabas yung mga negative results or negative o sabihin nating trauma ganyan ng aking childhood memories. In that very moment, meron po yung time na hindi ako makatulog, hindi ako mapakaling, umiiyak na lang ako, bigla na lang ako umiiyak, ganyan. Kahit kunyari, for example is, merong may nakatingin lang ng masama sa akin, kahit sino pa yan, random person, tingin lang ako ng masama, feeling ko may masama na siyang binabalak or something. At ganun po umigot yung mundo ko nun, fifth year ako nun, sabi ko kay Lord, sabi ko, bakit ngayon pa naman, naglilingkod naman ako, eto naman ako ngayon, bakit ngayon pa lumabas yung mga ganitong hindi magagandang bagay ng buhay ko? And naging hindrance po yun para ako'y, syempre, mag-grow, lumago, para hindi naman, andito pa rin po ako, so nagpatuloy ako, no? Pero po, that time, parang, ayoko na. Parang dami-dami namang pwedeng mangyari sa buhay ko. Bakit ganun pa yung mangyayari? And then, naglilingkod naman ako kay Lord. Bakit may mga negative things na nangyayari sa buhay ko? Yun po yung katanungan ko sa kanya. Meron pa yung time na hindi ako mapalagay. Meron kaming incubation na tinatawag. Kasi po mag-heartwarming yung district po namin sa Southeast. Meron po kami incubation na tinatawag. Part po ako ng worship team. At kumakanta po yung worship team. Hindi po ako yung nagli-lead that time. Nakaupo lang po ako sa gilid, nagpe-pray. Ang kinakanta naman nilang song ay
Good Good Father. Alam niyo po yung Good Good Father, maririnig po natin mamaya after this. Ang lyrics niya is, "You're a good, good father. You are perfect in all of your ways." Sabi ko, hindi ako makakanta, hindi po ako makakanta that time. Nagiging hindrance yung experience ko, yung sama ako ng loob, yung nag-hold back ako dun sa bagay na na meron ako sa buhay ko para ibigay ko yung best worship sa Lord. Sabi ko kay Lord, sabi ko po sa kanya, sabi ko, good, good father, sabi ko ganun. Talaga pong umiyak ako that time. I was crying na sabi ko, good, good father, sabi ko ganun. Paano ka naman magiging good, good father, Lord? Sabi ko ganun sa kanya. Eh, hinayaan mo nga na mangyari sa akin yung ganung bagay. Sabi ko ganun. Sabi ko pa, hindi perfect yung ways mo. Sabi ko pong ganun sa Panginoon. Hindi perfect yung ways mo, Lord, kasi hindi naman perfect yung nangyari sa akin. Sabi ko pong ganun. And I was crying, like now. Parang ganito, pero very like ko na po siyang nakwento. I was crying that very moment. And then, biglang sinabi ni D.S. Romel this verse, sabi niya, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Alam niyo po sa buhay natin, there are many struggles. There are many things na nakakapag-hold back sa atin para magawa yung kagustuhan ng Panginoon. For example, for our music ministry, ang dami nating mga bagay na, daming bagay na pwedeng maghatak sa atin pabalik para hindi natin magawa yung ministeryo natin para sa Panginoon. Ang daming mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa ating mga buhay, kaya ang gusto na lang natin gawin ay just quit. Tumigil na lang. Pero sabi dun sa verse, "The Lord will fight for you." Even though dun sa mga darkest moment po ng ating mga buhay, even though dun sa mga pagkakataon na nahihirapan na tayong magpatuloy para sa Panginoon, is the Lord will do something. Alam niyo po, there are things na hindi natin maintindihan bakit nangyayari. There are things na hindi natin maiwasan. There are things na hindi maganda sa buhay natin, pero isa yung tiyak na sa kabila ng mga bagay na hindi natin inaasahan at hindi natin kagustuhan, ay merong iisang Diyos na magtutulak sa atin patungo dun sa Kanya. Ay, na maghihila sa atin, palapit sa Kanya. Mas maganda pakinggan yun. Hihilahin niya tayo pabalik sa Kanya. Kahit gustuhin mong lumayo, minsan gusto natin mag-quit sa ministry, sa music ministry, kahit ano pa pong ministry yan. Gusto na lang natin mag-quit kasi, eh Lord, ginagawa ko naman lahat. Bakit nangyayari to? Or anything, any reason na may bibigay natin sa Panginoon na, eh tagal ko nang nag-ministry pero hindi naman nagbabago yung buhay ng mga pinagpe-pray ko or something. Anything, any dahilan na meron po tayo sa pagkakataon na ito, ay lagi nating tatandaan, the Lord will fight for us. Sa mga panahon na gusto mo nang sumuko, sa mga panahon na gusto na nating mag-give up, let us always remember that the Lord will fight for us. Sabi mo sa sarili mo, sige nga po, itap natin yung sarili natin, sabihin natin yung pangalan natin. Kunyari po ako, Jidane, the Lord will fight for you. Sige po, sabihin natin sa bawat isa, the Lord will fight for us. Kung meron kayong katabi, sabihin mo sa katabi mo, the Lord will fight for you. Sa bawat ministry na kinalalagyan po natin ngayon, hindi smooth sailing, hindi arangkada lang ng arangkanda, pero meron tayong mga rough roads na dadaanan. But let us always remember, yung Diyos na tumawag sa atin sa ministeryo po na ito, yung Diyos na tumawag sa atin sa tamang pagkakataon, sa tamang daan na ito, sa pananampalataya natin, ay siya yung Diyos na magdadala sa atin patungo dun sa finish line. Alam niyo po, eto, nung panahon na to, sa Exodus, panahon ng mga Israelites, kahirap na hirap po sila. Pinabahirapan sila ng mga Egyptians, pero sabi ng Diyos sa kanila, anak, I will fight for you. Diba po? Hindi lang
tayo yung makaka-experience ng mga ganitong bagay. Maraming nakaka-experience ng mga tao na gusto nang mag-give up. Pero dahil merong Diyos, pero dahil meron po tayong Panginoon na sasandigan, alam mo siya yung Diyos. Sabi nga po, yung Diyos natin, hindi lang siya basta nasa libro. Pero siya yung Diyos na maiiyakan mo. Siya yung Diyos na masasabihan mo ng sama mo ng loob. Siya yung Diyos na mag-a-uplift sa'yo. Siya yung Diyos na kakalinga sa'yo sa lahat ng pagkakataon. And the Lord will fight for us po. The Lord will fight for you. So sa pagkakataon po ito, let's continue to open our hearts to the Lord. Let us continue to give the best worship palagi sa Panginoon. Give the best, give our best para sa mga ministry kung nasaan tayo. Dahil yun ay yung pinakamainam, yun yung pinakamabuti na magagawa natin sa Panginoon. Dahil siya yung Diyos na hindi ka iniwan sa kahit anong battle ng buhay mo. And sana kahit anong battle din po ng buhay natin, ay huwag tayong bibitaw kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Uulitin ko po sa ating lahat from Exodus chapter 14, verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkakataong ito. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you.